sardines, gagawa tayo ngayon ng sisig tuna sardines, yung nandiyan sa lata na tuna. Ganito. Pero since meron pa ako tuna sardines dito na galing sa ibang bansa, kaya ito ang gagamitin ko ngayon. So, ito na. Makahanda, ito yung mga ingredients natin, guys. Siyempre, yung sardines. Meron na tayo sardines. Meron tayo dito yung calamansi juice. Meron tayo dito yung onions. Hiniwa-hiwa na siya. And then yung garlic. At of course, yung sili, siling pula and siling berde. Meron tayong pamintang durog. Of course, the seasoning. And then, we have also the salt. We have one egg. And then, the mayonnaise. So ganyan guys. Ito lang po yung ingredients na gagamitin natin. Actually, ito yung sardines na ito magpaibay ko ng flavor. Yung isa medyo maanghang, para may oil flakes. Yung isa, pero tuna po ito. Ngayon kung wala, sabi ko sa'yo, kung wala po kayong tuna, ito pwede niyo itong gamitin, yung mga ganito. Pero since, itatabi na natin ito. Himayin pa natin. Pero since kumami tayo ng tuna, wala tong buto. So, ang gagawin na lang natin, paghihiwa-hiwalay na lang natin yung mga ano niya. So, ganyan. Okay. So, naging creative lang tayo. Actually, ang paggamit ng mayonnaise, kung mayroon po kayong nagagamit ng baboy, mas masarap. Pero kung wala po, mayonnaise is okay. So, gumagamit ka talaga ako ng mayonnaise. So, ganito na guys, mag-upisa na tayo magluto. Diba guys, mayroon tayong oil kanina. So, yun ang gagamitin natin para gawin natin pampainit. Yung oil niya kanina, yun ang gagawin natin. Gigisa ang bawang. Then, isusunod natin ang sibuyas. Then, isusunod na natin ang sardines, tuna. Isusunod na natin ang sabi ko nga, kung wala, mas masarap nito kung may utak. Utak ng baboy. Konting asin lang. Kasi may lasa na yan. Then ang kanyang
sirog na paminta. Sunod ang ilagay na yung then saka ilagay yung juice, calamansi juice. Bango niya. Sa panahon ngayon, maging creative na lang tayo guys para magustuhan ng anak natin ang ating niluluto. Magustuhan ng pamilya natin. Kahit yung sardinas, magagawa niya ng paraan. Lagyan natin ang sili. Hindi ko masyadong dinamihan ng sili kasi kung kumain ito ng todo-todo, hindi na yung anak kumain kasi maanghang masyado. Pero ang regular talaga na sisig is maanghang talaga, lalo na yung mga kapampangan na sisig, grabe ang anghang-anghang talaga. Nawala yung lansa niya guys, nawala yung amoy lansa niya, parang hindi na siya. Ngayon lalagyan na natin siya ng sisig tuna sardines na niluto ko sa gabing ito. Sana magustuhan nyo guys kasi sobrang napakasarap. Kung gusto nyong maanghang, dagdagan nyo na lang po ng sili. Kung luto na sisig tuna or ready to eat na, mas mainit na kayo. Diba guys, meron tayong diba guys, yung pinigaan kanina ng calamansi, ilagay ko sa isang, since bagong hugas na siya, then ito na siya, bagong hugas, ilagay ko siya ng maligong na tubig sa kailangan, iniinom ko. Detoxifier kasi ito.